Medyo pagod-pagod lang, tiyaga-tiyaga. Isa-isa mo talagang hinahanap. Sinesearch mo yung hanggang pati na sa loob, sa ilalim. Pati na rin po yung dilaw na nakukuha natin. Kaya dyan nasusimot po ang bunga ng kalamansi. Dahil po sa maganda ang presyo, tsaka una-una, para hindi naman po masayang. Kasi magiging dilaw din naman yan habang may presyo. Kunin na natin. Itong akin na ito, mga katribe po, marami pa pong mga maliliit. Mga ilalim Yan po yung ating mga kinukuha. Yan, pagka po nalalaglag, pinupulot na po nating isa-isa. Dahil mahirap pong makabuo. Pagamat ngayon nakaisang bag tayo hanggang tanghal. Magandang umaga po sa inyo, mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Ano man pong oras po dumating po ang ating pong vlog, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon pong umaga, mga katribya, gaya po ng ating pong rutina na ating ginagawa, muli, meron po tayong natira po, mga katribya po, dito sa ating kalamansi na malaki na po ngayon uli, atin na po uli siyang pipitasin. Siyempre, maganda pong balita talaga, nagkakayuran na po ng bunga. Agad na ang kalamansi natin. Kaya pati na rin po sa puno, talaga mataas na rin po talaga kuha. Kaya yun po, mga katribya, ipipitas po tayong muli kung makailan tayong bag at kung makailang kilo tayo ng dilaw o reject, ang ganda po ng presyo. Okay? Yan po, mga katribya, po yung ating inspirasyon sa ating pong pagkakalamansi. Pagka po ganyang meron tayong magandang presyo, siyempre maganda po ang kinikita rin ng mga magkakalamansi pagka marami po ang kanilang pitasin. Kaya lang ngayon, siyempre, dahil komo halos ang kalamansi po ay pinupulot o hinahalaw, talagang hindi po ganong karami siya, kaya po nagmamahal. Meron mga bunga ang kalamansi pero hindi naman po pitasin. Kaya tiyaga-tiyaga, pag nakaisang bag ka, meron kang 2-3. Yan, tumaas po ngayon ng 100 ang kalamansi. Although bagamat yung iba meron na nagsasabing 2-4, meron 2-5, depende po yan doon sa bayar ninyo. Depende yan doon sa lugar ng inyong pinipitasan. Kung marami pong bunga ang inyong kalamansi o sa lugar ninyo, tsak, medyo mababa ang demand ng benta. Yan, dyan po tayo nakakarami, mga katribya, dyan po sa ilalim. Dahil nasa ilalim ang bunga, yung mga nabaktawan ng ating katribya. Meron naman tayo ulit pong herbicide. Meron naman tayong dadamuhan. Ayan o, yung baging natin na ito. Tanggal, sabay tanggal na po natin ang baging. After nito, ang ating pag-herbicide. Pag di mo kasi i-herbicide ito, mga katribya, di po natin maagad sa dami po ng ating trabaho. Ayan, yan o. Hindi mo na ba pwedeng isprayin dito? Madadamay ang kalamansi. Kaya manual po natin munang inaalis, and then pag nababa na ida mo, saka natin siya i-sprayin. Ayan. Kailangan na kailangan dumating po ng buyer po ng dilaw. Dahil yan lang daw po ang halos na talagang mas mabilis mabenta. Kasi yan lang po ang medyo mura. Ang berde kasi napakamahal. Ay, lalo na po sa tingi. Ay, talagang
masyasyak ka. Ito, nakalaki po yung ating natira po pato ng mga tagapitas eh. Yung ilalim. Sabay, tanggal lang natin ang baging. Nakuha natin yung sa ilalim. Dahil ayan no. Pagka tinanggal mo lang, tutubo na naman ulit siya. Kaya kailangan bubunutin mo yung pinakailalim para hindi na po tumubo. Yan. Mahal din po ang reject. Yan ang bentang benta. Lalo ngayon at marami pong okasyon mga katribya. Kaya naman talaga namang masisihan ka sa presyo ng kalamansi. Eh sayang po ito. Kaya kahit maghapon tayong pumipitas, makaisang bag ka, ba? Napakalaking bagay nito. Lalo na sa tindi po ng init. Summer na talaga mga katribya. Ang init ng panahon. Ay lalim. Talagang dyan tayo makakarami ng kalamansi. Sa ilalim. O yan o. Yung kasi mamimitas hindi na nila nakikita na ilalim na yan. Kaya pag po talaga ganyan pong iniisang pinupulot o pinipitas, sinisilip yung ilalim para makarami. Kaya yung mga tagapitas, matsatsaga nilang hinahanap yan. Saka yung mga maliliit, maganda po at naisasama na rin. Ayun, reject yun. Pero wala nang katas. Ito, itinatawag na pongkan. Ay nako, ay talaga pinagtsatsagaan sa palengke. Wala nang reklamo. Dahil po ang kalamansi sa palengke, halos gahuli na. 3-4 napipitas na mga katribya. Dahil naubos na po ang bunga na pitasin. Kaya talagang napatlangan mga katribya. Silip-silip natin ang ating ilalim ng kalamansi. Bunot din po ng ating paging. Yan. Yan pa yung palayan ligaw. Yan, masarap sa kawan yan. Sa karne. Karninas. Yan, yung mga ulam ng mga mahihirap. Ang karninas. Pero sa Batanes, grabe ang mahal po ng sardinas mga katribya. Halos triple po sa Kapatagan. Ang init mga katribya, grabe po ang singaw. Talagang kailangan mo talaga uminom ng maraming tubig. Ayan, sa loob. Ayan, pagka mahal ang kalamansi, pati yung mga maliliit ang bunga, yan, dyan tayo nakakarami. Dahil na sasama po yan
sa benta. Pagka mamura ang kalamansi, yan naman po ang hindi mabili, yung maliliit. Search and pick. Ganyan ang sitwasyon ng mga kalamansi ngayon. Hanapin mo, tsaka mo siya pipitasin. Maswerte ka pagka maraming bunga ang kalamansi mo na pitasin. Susunod nito ay tubig naman uli, dahil tuyo na uli muli ang ating kalamansi. So, sa ilalim ng bunga. Yan o. Diyan tayo makakarami. Kung saan na hindi nakikita ang ating mamimitas. Yan. Nakailang kilo na tayo. Ilang kilong kalamansi para tayo nagtitingi. Isipin mo yung 2-3. Kapag ang kalamansi ay 2-1, 70. Pagka 2-3, 75. Presyo. Ay lalo na pagka sa mismong tingi, ay maabot ng 3,000 ang isang bag. Ganyan, napakamahal. Malambot na ito, mapipiga na lang yan. Kaya bawat reject, maganda presyo. Ang reject sa kalamansi ay nasa 50 at tingin yan. Nakaiba nga dyan, 60 pa ng reject, dahil yan ang mahirap hanapin ngayon. Agad na agad kalamansi. Pero pagka mura kalamansi, marami ang reject. And tubig. Daming tubig. Oh, ito. Para tayo rito sa ilalim, oh. Makakarami tayo rito, yan. Kaya yan ang pinagpapasalamat natin pagka meron kotsok. Mas mabilis makadami pagka ganyang mahal. Kaya lang, pagka mura kalamansi, unang iniiwasan ng mga mamimitas yan. Matagal kasi makapuno. Lalo na mga mamitas per bag ang upa. Kaya pabilisan. Pero pagka ganyang mahal ang kalamansi, yan ang hinahanap ng mga tagapitas. Yung mga maliliit, dahil nakakarami sila dyan. Dinala kasi nila masyado ang hahanapin na yan eh. Nandyan na siya. Ayan ito. Kaya dyan tayo makakarami. Sa pulitog. O tinatawag na small. Hindi rin natin ito pinapatay. O pinuputol. Nahaya lang natin. Pangdagdag din naman. Para pagka ganyang mahalang kalamansi.
loob at ilalim. Hahanapin natin yung maigi para wala pong makakalusot. Nandahan natin eh, pakyawa na sabay na ang pagtatanggal ng baging pitas ng bunga, tatanggal na ng baging. Nakakarami na tayo ng ating pitas. Ayun pa, nasa ibabaw. Kaya talaga hindi na po makukuha ng tagapitas yan. Ito kasi hindi pa po ito nahahagdan. Mababa pa. Ang nakagandahan sa kalamansi, pag mababa pa, hindi mo mo kailangan ng hagdan. Nai-enjoy mo yung pagpitas na hindi ka naghahagdan. Pero pagka walang bunga kalamansi mo, ay tatayog siya. Kaya kailangan mo maghagdan para meron kang mapitas. Lalo na kapag yan ay sinunod mo yung gusto niya. Ang kalamansi, pag sinusunod mo yung layaw, tumatayog yan. Lalo na kung susundin mo pa yung mga payo ng iba, tatlong taong pamumungahin ng kalamansi, ay matayog na ang kalamansi mo. Bago mo mapitasan, maghahagdan ka na. Hindi mo na na-enjoy yung mababa pa. Yan. Madami-dami itong ating small. Naman ito, makatas. Kesa doon sa mga gaholin. Pero kasi mga bagong bunga, wala pong katas na. Pero ito, okay na. Yun, sa ibabaw. Okay, nakakarami na tayo mga katribya. Ayan, no? Tinyos lang natin ang ating pumpitas. Maya-maya, sasali na po natin ito. Ito na mga katribya po, yung pitas po natin. May butas pa itong longga. Itong red bag. Sa mahal na kalamansi eh. Ubutas pa. Lutin natin ito, sayang. Matagal mga katribya pong mamulot o maghalaw po ng ating kalamansi. Ayan. Pero ito pa, pag pinilihan pa natin, alisin po natin yung ating pong reject. Ayan, matitinor po yan. Pahingahinga lang po tayo mga katribya at mainit. Nakakahalaw-halaw po tayo ng ating kalamansi. Ayan. Hindi lang natin po pwedeng pwersahin. Magreklamo po yung ating buyer. Pero ganun pa man, ang mga kalamansi ay talagang bibihira ka nang makakita po ng malalaking bunga. Puro karamihan po dyan, talagang halos mga 3 at 4 bihira po yung 1. Pero kahit ganun pa ang mga katribya po yung kalamansi, naobliga po ito sa palengke dahil gamit na gamit kasi sila. At saka kailangan talaga mga katribya na mayroong kalamansi sa palengke. Dahil pag walang dumating na kalamansi sa palengke, sino man po yung mayroong tinda,
ay halos dumodoble ang presyo nito. Yan, kaya crisis po talaga mga katribya po sa bunga ngayon. Although bagamat marami siyang mga bunga, pero hindi pa po sila pitasin. Kabilang buwan pa, tsaka buwan po ng Mayo. Talagang itong buwan ng Marso ay halos talagang naputol. Kaya napupersa yung mga maliliit, mapitas. Pero ganun pa man, maganda pa rin ang presyo. Tayo, yung ating pang mga natira, umabot din po sa presyo. Kaya sulit na rin. Makapitas ka ng isang bag, napakalaking tulong nito. Pahinga-hinga lang tayo at maya-maya tayo po mitas-mitas din po ng kalamansi. Tsaga-tsaga lang at pagka tayo po makaisang bag, talaga nga namang maganda po sa kalooban. Ganyan po ang paraan ng pagkita sa kalamansi na ito na meron kang gulping pipitasin, meron pa unti-unti. Yung unti-unti na yon, yun po kuminsan po yung na-cheche po kuminsan doon sa mahal. Tapos pagka nadali mo po yung maraming bunga kalamansi po at mahal ang presyo, dun po jumajakpat. Kaya maswerte, basta continuous lang po ang inyong pag-aalaga. At saka importante doon, meron kang tanim. Pag wala kang tanim, hindi ka pwede makachepo. Makakapanood ka na lang ng mga video na meron tumama sa kalamansi. Kaya mas maganda pa rin kung nakatiwang-wang lang naman ang lupa ninyo. Tingnan nyo po yung step by step po natin sa paraan po ng pagkakalamansi. Baka pwede kalamansi dyan, pwede ninyo pong taniman. Para hindi po man naman masayang yung inyo pong lupa. Actually, yung lupa isa yan sa pinakamalaking puhunan sa pagkakalamansi. Pag wala kang lupa, pwede ka naman mag-arkila. Kaya na siyempre, iba pa rin po yung sarili mo yung lupa mo dahil libre ka na sa iyo na yun. Yun ang isang malaki mo na pong kapital. Gaano lang naman po yung mga pula at saka po yung mga pampapataba. Mga mura lang naman yan. Yun lang po ang malang ang napakabigat po dyan. Yung lupa. Ito na mga trivia po yung ating po napitas. May isang red bag na po tayo kasama po pati yung dilaw. Pipilian po natin mga trivia po doon sa bahay. Grabe na po mga trivia po yung init. 11:30 na. Kailangan na po nating mananghalian. Uwi na muna po tayo sa baryo. Mamaya na lang po tayo ulit po lumusong mga bandang alauna o media o alas dos dahil konti na lang din naman po yung ating pupunuin berde. At least nakuha na po natin mga katribya po yung marami pong berde. Yan, makakapuno na naman po tayo ulit. Kaya ganun lang, medyo pagod-pagod lang, tsaga-tsaga, isa-isa mo talagang hinahanap, sinesearch mo yung hanggang pati na sa loob, sa ilalim, pati na rin po yung dilaw na nakukuha natin. Kaya dyan nasusimot po ang bunga ng kalamansi dahil po sa maganda ang presyo, tsaka una-una, para hindi naman po masayang. Kasi magiging dilaw din naman yan habang may presyo. Kunin na natin. Itong akin na ito mga katribya po, marami pa pong mga maliliit. Tapos yung mga bukong mga maliliit, mga bulaklak. Mga ilalim Yan po yung ating mga kinukuha. Yan pagka po nalalaglag, pinupulot na po natin isa-isa. Dahil mahirap po makabuo. Bagamat ngayon nakaisang bag tayo hanggang tanghali, hanggang isang red bag, mamaya lang po tayo babalik dahil mainit na. Maari nawa sana magkaroon ng ulan para maging hawahan naman po yung ating kalamansi. Pero pabor din ito mga katribya po sa kalamansi natin habang mainit. Nagpo-produce po siya ng marami pong bulaklak. Kaya ang kalamansi, bulaklak siya ng bulaklak, dahon siya ng dahon para pumakoberan po niya yung kanyang puno at meron siyang protection. At yan din naman ang pagkain ng ating kalamansi. Okay, uwi na muna tayo para po tayo ay makapananghalian. Ito na mga katribya po yung ating pitas na kalamansi. Atin na po siyang pinupuno. Naalis natin na yung ating reject. Yung kalamansi pagka mahal naglilita.
Pero pag mahal naman, pag mura, naglalakihan naman siya. Lumalaos. Kaya pagka napalaos ka ng kalamansi ngayon eh, ngayon pipitasin eh, apakaswerte. Kaya agad na agad. Kalamansi. Ito. Ayan. Kiluhin na natin kung makakailang kilo na siya. Pahinga lang po tayo mga katripya. Naka isang bag na tayo ng kalamansi. Ito yung kalananay yun. Ay, lalaki na pala, puro uno. Oh, tunaw mo nga. Sa kakakuha ka ng kalamansi, ganyan kalalaki. Dos lang. Ah, dos, tres, cuatro. Ala, alat nga tayo. Kaya... Cuatro kasi. Kaya huli. Pagkakato, huli na yun. Dos, tres naman ang halagi. Dos, tres nga naman. Pwede nga, dos, tres nila sa'yo. Dos, tres din yung kalamansi. Ay, mapigat sa timbang niya. Aaling ko ng malaki, ko 1,000. Eh, tinan mo, nagpapahanap si Omar ng dilaw eh. Ito yung may pedilaw ninyo. Nako, mas marami pedilaw ko. Alin, nakakalimuan na pa sila. Kasi pala yung kapanitaan, baka makaisang red bus ka lang. Oo, puntahan mo na Ojo, sabot talahin buhay. Eh, may lakad kami. Saan? Bukas na lang. Isang araw na lang yun. Kalakalate. Ang lakad sa amin siya, eh. Nagagarap yung patuloy siya, eh. Oo. Hindi pa. Ha? Ha? Dadalo pa kayo sa amin. Ha? Hindi na, umbra. Meron ba oras? Eh, 10 kilo. Hindi ba meron 6.30? Yeah. 10 kilo mga katripya po yung ating hinog. Naka-imber din naman natin na isang bag. Kaya ayos na ayos. Eh, ginhawa na po yung ating iramdam at tapos na tayo sa ating pong pagpitas. Mabigat sa kawan ngayon sa timba. Hindi, baka ako yung maka 15. Ah, 15. 15 red bag yun. Pagbibilad sa netong 1,000. Isang... Malay mo, baka 5 rin eh. Siya tanahan na mas marami yung hinito sa kanya. Staring na staring ka ngayon na kalamansi dito. Kapag hindi gaganda yung dila. Hindi gaganda yung dila. 1-1 yung dila. Ay, ano mo nga, gano'n ko tindi. Samantalang noon eh. 550. 350. 350. 300. SS lang naman nandiyo. Ang verde nun eh. Kaya nga. Palengke, sinong sino hindi mawiwili magkalamas eh, pagkaganyan ang presyo, mapipitas mo eh. Asan yung sinasabi niya, hindi na mabili kalamas eh. Walang mabiling kalamas eh. Umaasim daw sa palengke. Umaasim na nga. Tingnan ko lang ngayon kung umaasim niya. Hindi mabili, walang mabili. Agad na ang bunga. Kaya hindi tuloy makalapit sa atin yung nagsalitarang ganun eh. Eh gusto niya lang siya kung maglilang kalamas eh. Pagtinimin na kalamansi eh, at di na mabili, kawawa yung tatanin, kakagastos. Gusto lang isalohin niya yung kita. Gusto niya sila makinabang. Eh ngayon, sa dami na nagtanim ng kalamansi, agad-agad naman yung kalamansi. Eh kung totoosin dito sa atin eh, puro sa barrio eh, puro kalamansian dyan. Sa Ratonyo yung kalamansian dyan. Sa Leonardo. Haras na yung baysihay eh, kalamansia. Kulang pa rin. Eh, dito naman kasi sa Luzon eh, ilang lugar lang naman yung kalamansi. Na kalamansi. Hindi naman lahat eh. Hindi naman kasi lahat eh, pasado kalamansi sa lupa. Eh, meron. Ang kailangan ng kalamansi, yung mga bakanting lupa, hindi pila kayo kinabangan, pwede pa kinabangan. Hindi siya nasasaya. Hindi mo sasayang. Ay, kasaro sa nakabakanting lang. Eh, karaming tao nangangailangan. Habi kang matatamnan ng mga halaman, pakikinabangan. Eh, pakikinabangan Pilipino. At saka walang nasasayang na lupa.
nakakaganda talaga yung may tanim na calamansi. Tumataas ang value ng lupa pagka may tanim na calamansi. Ang tae may tanim ng calamansi, hindi matitikman yung magutom. Meron kang bangko eh. Dahil kasi may bangko kang buhay. Pag pumitas ka, may pera ka na. No, sa mag... Kung wala kang calamansi, araw pipitasin mo. Doon sa nag-aalaga eh, kung di nag-aalaga. Kaya nga, sa pasipag. Biro mong tao ang napapaboran niya calamansi. Kailangan talaga sipag. Magmula rin sa mga agricultural supply. Mula doon, hanggang doon sa magkakalamansi, hanggang doon sa nag-aalaga ng calamansi, hanggang doon sa namimitas, hanggang doon sa nagtitinda. Bago makarating sa palengke. Bago makarating ng palengke. Pagkatapos, magre-retail sa palengke. Kikita pa rin sa calamansi. Gano'ng kalaki na poproteksyon ng calamansi, gano'ng karahay. Tsaka yung iniinom ng calamansi, iwas sakit. Yan niya, beneficyo. Oo, beneficyo nga. Kaya malawak na aabot ng calamansi na nakikinaba. Yung muna, yung mag-aalaga, tapos yung pipitas. Pipitas. Yung hahakot. Kasi syempre, may lahat yung bayad. Oo, hahakot. Tsaka yung nagtitinor. Ang daming nalilikang trabaho niya. Yung magbibiyahe. Yung mga magjujus. Ikakarga sa sasakyan, may upo rin nyo. Ibababa, patas at sa palengke. Titingi. Yung magtitingi ngayon sa palengke. Ay, isipin mo. Bawat kilos na kumikita ng pera ay mahawa. Gano'ng karaming tao napapaboran niya. Ay, magjujus pa. Ngayon, lugi magjujus ngayon. Wala. Malangkatas eh. Malangkatas eh. Pupwede sana yung balat eh magjujus. Papa eh. Yung klase ng calamansi na yun, kailangan lantahin mo muna para may mapiga kang katas. Kaya? Dahil pag pinigyan mo yun, maraya kang mapipiga kay pagyala ka katas. Matigas. Saka nagtatalo na sa kuwad niya. Lulundaga. Lulundaga sa papa. Para panjakis to. Oh, so, mga katribya, okay po. Nakapulo na po tayo ng ating calamansi. Kaya nang dati. Opo, sa Kiberhebo, nang laging tatanda ang karunungan ng kaalaman. May katumbas sa kaimana. Thank you for watching. God bless all. Kita na tayo bukas. Bye-bye. Marami yung ating kamay dahil lapurak na naman uli ngayon.